Ito ay isang totoong kwento sa isang sinaunang kagubatan. Ang lalaki ay may nakapa sa itaas ng kanyang ulo at gumagalaw ito. Naglabas siya ng tweezers, nais itong tanggalin. Agad na sinundot ito at binutes upang mailabas. Masyado siyang nasaktan at parang ayaw na niyang magpatuloy. Walang ibang paraan, kailangan niyang magpatuloy. Sinuksok ang daliri at nahawakan ng isang bulate. Agad niya itong itinapon sa isang baso. Ang lalaking ito ay si Yossi. Sumama siya sa kanyang kasamahan upang tuklasin ang kagubatan ng Primval. Ang kwento ay nagsimula isang linggo na ang nakakaraan. Sa kagubatang ito mayroong isang malaking minahan ng ginto. Sumang-ayon ang lahat upang ihanda ang kagamitan pang kagubatan. Matapos ang ilang araw ng pag-akyat sa mga bundok at paggalugad ng mga ilog, na isumuko ni Carl. Ngunit biglang ang kagubatan ay gumalaw at pumalaspas. Papalapit ang tunog, isang hayop at tao ang lumabas. Sapat na iyon upang takutin sila. Ang hayop at ang tao ay nagpatuloy sa paglalakad. Pagkatapos ay nagpunta sila sa isang tribo ng tao. Sa isang maliit na batis na tagpuan nila ang maliit na piraso ng ginto. Agad niyang tinawag ang ibang kasamahan. Sa gubat may mga hayop kaya't hindi sila nababahala sa pagkain. Binaril at pinatay ng kapitan ng isang unggoy. Masayang masaya ang lahat sa karne nito. Pagkalipas ng 7 araw nagpa siya silang gumawa ng isang bolsa. Nagpaanod sa tabi ng daluyan ng tubig papasok sa kagubatan. Ito ay magiging mas mabilis. Ngunit sumuko ang kapitan at ayaw na ipagpatuloy ang paggalugad. Gayun din si Carl, pareho silang sumuko. Si Yossi at Kevin lang ang natira at nagpatuloy upang makahanap ng ginto. Habang nasa tubig, bigla nilang nakita ang isang malakas na agos. Nagising at nagulat sa nalaman na papalapit sila sa mabilis na tubig. Nawalan sila ng kontrol sa kanilang bolsa, kaya tumama sila sa isang bato. Silang dalawa ay nagpa siya na kumapit sa bolsa. Ang tabing ilog ay napakalapit, ngunit hindi nila ito maabot. Isang paraan lamang ang naiisip nilang gawin: lumangoy sa baybayin o mamatay. Ipinagsapalaran ni Kevin ang kanyang buhay upang lumangoy doon. Si Yossi ay nagbabalak ng lumangoy. Biglang tumama ang isang malaking alon sa bolsa. Lumubog siya sa tubig at inanad sa tabi ng tubig. Nang magising siya, hindi alam ni Yossi kung nasaan siya. Sinundan niya ang dingding sa gilid at umakyat paitaas. Iyon lang ang tanging paraan upang mahanap niya si Kevin. Kinabukasan, nakita niya ang lahat ng kagamitan sa ekspedisyon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang kunin ang mga bagay. At naglakad ng mabilis sa pampang ng dumadaloy na tubig. Inilabas niya ang tweezers. Gumamit siya ng puwersa upang sundutin ito. Nakabuo siya ng isang butas, pakiramdam niya ay may nasundot siya. Masyado siyang nasaktan at tila ayaw na niyang magpatuloy. Ngunit nararamdaman niya talaga ang isang bagay na gumigapang sa kanyang utak. Pinasok niya ang isang daliri at nakakuha ng isang napakalaking bulate. Itinapon niya ito sa baso at muli siyang nagpatuloy. Natuklasan niya na mayroong isang puno na tila pinutol ng tao. Sumigaw siya ng tulong, iligtas mo ako, pero walang sumagot. Nakakita siya ng dalawang berdeng itlog. Gutom na siya at kailangan niyang kumain. Hawak niya ang itlog at binasag ito. Sa loob mayroong isang maliit na ibon. Walang pag-aalangan na isinubo ito sa kanyang bibig. Itinapon niya ang balat at nagpatuloy sa kanyang lakad. Nakita niya ang isang tribo, ngunit wala ng mga bakas ng tao. Sa gabi ay hinubad niya ang kanyang medyas. Napatikip ng sugat ang kanyang mga binti. Malubhang nasugatan ang dalawang paa. Nagsimula siyang magsisi sa kanyang piniling desisyon. Nakiusap siya sa Diyos na tulungan siyang makawala dito. At nangako na hindi na siya muling pipili at makikipagsapalaran ng ganto sa kanyang buhay. Kinabukasan, sa daan ay nakita niya ang isang bakas ng paa. Tuwang-tuwa siya at napasigaw. Ngunit sa paglingon niya ay may nakita siya. Ito ang itlog na kinain niya kahapon. Ang talampakan ng paa ay sa kanya. Sigurado siyang naligaw siya ng landas. Ngayon ay 14th na siyang nasa kakahuyan. Bumuhos ang malakas na ulan at nagsuot siya ng kapote. Nagtago sa ilalim ng puno upang matulog. Pangarap niyang makasama sa isang kasino. Ang mga mahahalagang alak ay ibinubuhos sa kanyang mukha. Ngunit ito ay panaginip at talagang ulan. Ang posisyon niya ay sandali lang binaha. Hindi niya maiwasang magbago ng lugar. Kinabukasan, dalawang mangingisda ay natuklasan si Kevin. Dinala niya siya sa bayan. Sinabi niya na ang kanyang kaibigan ay nasa gubat pa rin. Sumakay siya sa eroplano upang hanapin ang kanyang kaibigan. Sa oras na iyon narinig ni Yossi ang boses ng isang eroplano. Sobrang bilis ang paglipad nito sa kalangitan. Nagpunta si Kevin upang hanapin ang kapitan ng pulisya. Sinabi na lumilipad sila ng masyadong mataas. Ngunit sinabi ng kapitan ng pulisya ito ay para ipaalam ito kay Kevin. Hindi sila magsasayang ng pera para mailigtas ang kaibigan niya. Gumastos si Kevin ng malaking halaga ng pera para kumuha ng bangka. Kasama ang isang dalubhasang driver ng bangka na pumunta sa gubat. Sa mga oras na iyon si Yossi ay nag-iilusyon. At hindi maigat na nalaglag sa isang latian. Ang kanyang katawan ay napakabilis lumubog. Halos ulo na lang ang natira. Inabot niya ang dahon at dahan-dahang itong ibinaba. At nanalangin na sana hindi ito masira. Dahan-dahan siyang umakyat. Buti na lang hindi ito naputol. Si Yossi ay puno ng mga pinsala sa katawan. Naghubad siya ng kasuotan at hinayaan ang langgam. Nagumapang sa buo niyang katawan upang gisingin siya. Desperado siyang tumakbo pasulong ng walang tigil. Ang mga guni-guni ay lumitaw sa kanyang ulo. Tumakbo siya sa pampang ng ilog. Naghihintay ng pagdating ng tulong. Ang isang pagong ay gumapang patungo sa kanya. Kinuha niya ito at gustong patayin para kainin.
Kevin. Ngunit walang paraan para gawin ito. Ika-19 na araw na tagpuan ni Kevin kasama ang boatman ng ex ni Yossi. Ngunit hindi siya makita kahit saan kaya't nagpa siya silang umalis. Ngunit hindi siya makasigaw ng malakas. Unti-unting siyang gumapang gamit ang huli niyang lakas. Tumayo siya upang makita siya ni Kevin. Ngunit walang balak si Kevin na tumingin sa likod. Habang si Yossi ay desperadong nakatingin. Sa wakas ay tumingin si Kevin sa likuran at nakita si Yossi. Payat at mahina tila walang natitirang lakas. Sa huli, nahulog siya sa lupa. Ang nasugatan na si Yossi ay bumuhos ang luha. Sobrang kawawa sa lahat ng pinagdaanan niya. 4 na tao sa ekspedisyon, 2 ang natira. Patungo sa hindi kilalang tao, patuloy na naghanap, hindi natakot at sumuko kahit na ito ay tungkol sa kanilang buhay.